kailangan maupo tayong lahat. Councilor Pichi, sa inyo po lahat, maganda magandang hapon. Actually, nagulat ako. Alam ko na gathering ito ngayong hapon of those involved in the campaign, pero hindi ko alam na ganito kayo kadami. And I am so privileged that I have been given the chance to be able to join you this afternoon, and thank you personally for all the sacrifices, the efforts, yung pagod, yung buyat, yung luha, yung pawis na inilaan nyo sa kampanya. Hindi ko alam kung naka-recover na lahat. I had a chance to right after the elections, umalis kami to attend the graduation of my daughter. Tingin ko nakabuti yun sa akin, because I was able to take stock of things, pero sa malayo, parang ako yung outsider looking in. And ako, I can honestly say na despite the results of the elections, yung pakiramdam ko, happy. Siguro happy hindi sa results of the elections, pero I know that despite the results, ang daming mga blessings na nangyari which were totally unexpected. Nung nag-decide ako tumakbo in October of last year, alam ko naman kung gaano mahirap. Alam ko kung gaano mahirap yung laban, alam ko kung gaano katagilin yung chances natin manalo, given the circumstances. Pero I am sure you will all agree with me na hindi naman natin inaasahan na ganito yung klase ng movement na naumpisa natin. And I do not want to take any credit for that. Kasi yung movement talaga, people's movement siya. Hindi siya yung movement na nagkaisa para lang suportahan ako. Pero it was really a decision and a commitment of everyone na panahon na para ipaglaban natin yung ating bayan. Tingin ko, if only for that, ang dami natin kailangan ipagpasalamat. Ay, hindi man tayo naging, siguro hindi naman, Hindi man tayo, ayokong gamitin yung word na hindi tayo nagbugi. Kasi, again, despite the results of the elections, ang pakiramdam ko, nagbugi tayo in so many aspects. Kasi, halimbawa, ako kasi magkaibigan na kami ni Councilor Pichi since nagkakandidato pa lang ako ng VP. Nung nanalo ako ng Vice Presidency, marami sa inyo ang siguro hindi ako nakita up close kung gaano katindi yung laban na pinagdaanan ko. And in the last 6 years, parang nasanay ako na solo ako nakikipaglaban. So, nasanay ako na solo na nakikipaglaban, na siguro kung lumaban ako for the presidency, na solo pa din ako. Ang gusto sabihin, hindi naman solo in the literal sense, pero solo in the sense na walang movement na ganito. I would have been comfortable with it. Pero nung nagkaroon ng kampanya, maligtad yung nangyari. Parang not a day went by during the campaign na naramdaman ko na mag-isa ako. In fact, looking back, talagang masasabi ko, it was the happiest campaign for me. At marami na ako. Marami na akong kampanyang dinaanan. Nasabi ko na to ilang beses na with my husband, 6 na kampanya yun. Sa sarili ko, pangatlong kampanya ko na yun. Pero first time ako dumaan sa kampanya,
na parang everyday may ngiti sa labi ko. Kasi nararamdaman ko na hindi ako solo makikipaglaban. Alimbawa noong 2016, kahit admin candidate ako, mas mabigat yung pakiramdam. Parang bumabangon ako araw-araw na marami yung kabigatan na nararamdaman. Pero alam nyo, yung kampanyang ito, walang ganun at all. And I think what made the campaign so light, so happy, so meaningful, was knowing that I have all of you by my side. So ako, marami man tayong frustrations with the results. Mas personal ko ito kasi syempre para sa bayan nag-aalala tayo. Para sa bayan nag-aalala tayo. Pero sa akin yung personal na ihihiwalay ko yung sarili ko. Marami pa din. Mas marami yung kailangan ipagpasalamat kesa ano to, maging source of frustration. Pero having said that, may nasimulan tayo na hindi natin inaasahan na mangyayari. Halimbawa ngayon, maraming tumitira sa akin ang social media. Kahit ngayon, nasa New York na ako, ang dami pa sa akin tumitira. Sanay na ako eh. Pero ang hindi ako sanay, na maraming dumedepensa sa akin ngayon. Parang sanay ako na in the last 6 years, heavily trolled ako na I was left on my own. Pero after the campaign, hindi na ako mag-isa. Na parang napabayaan ko na, na-enjoy ko na yung aking bakasyon dahil nandito kayo dumidepensa sa akin. Pero, yung bayan natin, hinihintay pa din tayo. Marami tayong kailangan gawin kasi alam natin what the stakes are. And yung stakes na yun, hindi na personal sa atin. Yung stakes na yun, halimbawa ako, siguro i-share ko lang sa inyo yung parang mga thought bubble ko na hindi ko pa siguro masyadong sinishare sa iba. Ako kasi naniniwala ako na yung lahat na nangyayari may dahilan eh. So ako, nung hindi ako nanalo, sabi ko, marami ako sinasabi sa sarili ko, pero one of the things that I kept telling myself was, talagang mahal ako ng Diyos, na siguro iniiwas ako sa mas malaking problema. Pero again, having said that, alam natin hindi tayo pwedeng huminto. Pag sinabi ko hindi tayo pwede huminto, I do not mean it in the sense na dapat araw-araw tayo nakikipag-away. Pero dapat araw-araw pinaglalaban natin yung bansa natin. Alam natin kung ano yung mga naging problema. Alam natin na yung disinformation, malaking bagay na pag pinabayaan natin, lahat maaapektuhan, lalo na yung future ng mga anak natin. Kaya kailangan magkaisa pa din tayo. Kailangan magkaisa pa din tayo, patuloy pa din natin na kung ano yung fervor na pinakita natin, kung ano yung vigor na ginawa natin during the campaign. Sana kahit tapos na yung campaign, ganun pa din. Dahil mas kailangan tayo ngayon na umaksyon. Tingin ko maraming mga realizations na nangyari. Ako hindi ko, I don't know all of you on a very personal level. I know many of you, but I don't know all of you on a very personal level. Pero yung mga, marami akong makilala during the campaign na yun yung pinakaunang kampanya sinabihan nila sa buhay nila. Yes! And, pag tinatanong, ewan ko lang doon sa mga first-timers ko, natanong nyo na yung sarili nyo, na bakit ba ako ganito ka-invested? Diba, bakit ba ako ganito ka-invested? Bakit ba ako,
bakit ba dati, wala naman akong pakialam, pero ngayon, marami na akong stories na narinig na kung ano-ano yung mga first time nilang ginagawa para sa laban natin na to. Pero siguro pag tinanong natin, bakit kaya? Bakit kaya ganun tayo? Bakit kaya nung natalo, maraming umiyak? Bakit kaya kanina may mga bisita ako na group of ladies? Nakulakwento nila na ilang araw na sila umiiyak. Tapos nung nabigyan sila ng schedule to see me, hindi sila nakatulog kagabi. Yung parang given another time, parang hindi ako makapaniwala. Pero may naniniwala ako kasi ramdam ko. Pero pag tinanong, bakit kaya ganito? Ako marami kasi mga theories kung bakit ganito tayo ka-invested. Siguro yung pinakauna, granted na, na talagang tayo lahat, mahal natin yung bayan natin. Gaano man siya kahirap mahalin, mahal talaga natin. Pero yung pangalawa, siguro ngayon, mas sigurado tayo kung anong klase mga lingkod bayan yung gusto natin. At anong klase mga lingkod bayan yung pinaniniwalaan natin na we deserve. Kaya ganito tayo nakikipaglaban. Pangatlo, doon na-realize natin na hindi naman talaga natin pwede ipaubaya sa mga elected officials yung future natin lahat. So maraming mga dahilan kung bakit. At for some siguro ito yung dahilan, for others iba din. Pero again, having said that, parang this gives us all the more reason to continue fighting. Pero ang na-realize din natin during the elections is hindi kasi ito pwedeng tira lang ng tira. Ang gusto ko sabihin, galaw lang nilang galaw. Pero kailangan talaga tayong magkaisa. Parang makalaban tayo para sa bayan ng tama. Alam ko na hindi naman natin maaasahan na pare-pareho yung pare-pareho yung pinaniniwalaan natin na manner kung paano tayo mag-fight. Pero yung assurance ko lang sa inyo na nandito lang ako. Nandito ako, in the last, dumating ako ng Sunday, dumating ako ng midnight, going into Sunday, ano na ngayon, Wednesday, mula Monday hanggang Wednesday, nasa opisina ako, tatlo lang yung ginagawa ko, nag-e-empake. Yun yung pinakamahirap sa lahat. Ang pangalawa, nag-meeting, nagkatanggap ng mga bisita. Pero yung pangatlo, at yun yung dahilan kung bakit medyo na-late kami ngayon. Kasi galit kami sa inaasikaso namin yung angat buhay natin. Na kaya natin ito binubuo, angat buhay has been there since 2016. Pero the reason why we are so, parang yung resolve natin to continue doing ang buhay, hindi lang yung dahil kailangan siya ng tao, nakakatulong siya. Pero yung one of the things that we realized during the campaign is ang dami talagang tao na gustong tumulong, hindi lang alam kung paano. And pwede kasi yung pakikipaglaban natin sa bayan mas positive. And gusto natin na mag-provide ng platform para yung energies na nasa atin pa, maibukos natin sa isang movement na we continue doing good for the Filipino people. Hoping na as we continue doing good, mas nare-realize ng kapwa Pilipino natin yung kabutihan ng bawat Pilipino. Kasi yun naman eh, di ba? Hindi ko alam po, siguro karamihan naman sa inyo nakapag-attend to mga rallies. Wala ba dito hindi nakatend ng rallies? Kasi halimbawa for us, hindi nyo nakikita siguro yung what goes on behind. Pero halimbawa, yung mga provincial namin, bago nung big rally natin, meron na kami series of small rallies. Sometimes, walo yun, sampo, bago ng big rally. Ano ba yun, nagumising kami ng sobrang aga,
nagja-jump kami from one rally to another. Nakita niyo naman, wala na akong boses. Parang pinipilit ko na lang may boses pang lumabas. Pero kahit hindi ko nararamdaman yung pagod. And I think hindi ko nararamdaman yung pagod. At kayo rin. Yung iba sa inyo nakatayo ng sobrang habang oras. Pero bakit ba ganun yung energies natin? Parang, di ba? Parang, when you think about it now, bakit ba ganun tayo kadesidido? Napupunta tayo sa rallies. Di ba? Ayan si Pichi, napakasipag nito eh. Talagang, di ba maghahanda ka ng pagkain, not for yourself, pero maghahanda ka ng ano, for other people also. Ayan si Anna, not so many people, no? Si Anna and I have been friends for so long. Kumare ko siya, inaanak ko yun. Alam niya na kami ni Ay tayo nagluluto sa bahay. All throughout the campaign, dahil hindi kami nakapagluto, pinapadala kami ng ulam araw-araw. Di ba? Bakit ka nag-chat-chaga? Bakit ka nag-chat-chaga ng ganyan? Pero parang we became a community eh. Na even if we do not, all of us do not know each other, alam natin na lahat tayo nagkakasama for love of country. And we do not want to put that to waste. Gusto natin na, kaya sana hindi maghipas yung inyong, sana hindi kayo mawala ng gana. Diba? Yun yung pinaka-warning ko when we did not make it during the campaign. Na ang pinaka-warning ko, baka yung mga supporters na wala ng gana kasi natalo. Sana pareho ko kayo na ako hindi ako nawala ng gana. Ako mas excited pa ako ngayon eh. Para sa akin, totoo na I had so many plans for the country. Pero hindi ako nanalo, parang ang bilis ko mag-shift na ngayon hindi ako magiging presidente. Pero ito yung mga magagawa ko, the possibilities are endless. So sana kasama ko pa din kayo. Yes! Ito, pasensya na kayo, ang dami ko nang dinali-dali. Parang first public gathering ko kasi ito, since I arrived. So, parang ngayon lang ako nakapag-share ng aking thoughts. Pero, excited ako eh. Excited ako kasi, ako sigurado ako maraming roadblocks. Pero parang rehearsal ko kasi yung 6 years eh. Ang daming roadblocks, pero ang lesson ng disidido, walang imposible. So sa akin, I hope we do not dwell on, hindi lang yung negatives, pero what we failed to attain. Pero sana ma-appreciate natin what we were able to achieve. Kasi tingin ko, hindi talaga yung matatawaran. We are thinking of a lot of things now. Siyempre, pinagaan ka natin yung ating launch on July 1. Kanina nagkaroon kami ng initial meeting. Kasi we're thinking of many things na paano tayo mag-fundraise for our programs. And one of the things na pinag-uusapan namin is to produce a coffee table book on the People's Campaign. Kanina nagkaroon na kami ng initial meeting, kaninang lunch. And nire-review namin yung mga lahat na pictures during the entire campaign. Grabe. Parang ang na-achieve talaga natin, ang imaginable. Diba? I have never gone through any elections. Halimbawa, noong 2010, my husband was very active in the Pinoy campaign also. Ano din yun? Grabe din yun. Pero parang kakaiba kasi ito yung ngayon. Kakaiba yun ngayon kasi we had so few politicians on our side. Pero talagang ano siya?
Parang in the real sense of the word, talagang tao talaga yung gumalaw. And we are just so grateful to all of you. Siyempre, again, special mention ko si Counselor Peach. Hindi ko alam kung alam niyo yung background ni Counselor Peach na taga-Ilocos ito. Talaga very unlikely na siya yung mag-lead ng ating kampanya sa 3rd District. Pero the moment that I announced, the very day that I announced, nagsabi na siya nag-volunteer ako. So alam ko na dinedefy yung family, but her immediate family talagang with us. Tapos yung binuhos na pagod, hindi talaga matatawagan. And I am sure, hindi ko lang alam yung lahat na ginagawa ng most of you. Pero I am sure you have also devoted the same amount of sacrifice, the same amount of time. Ang dami kong nakikilala. Ang dami kong nakikilala na kahit sa New York. Nung pumunta kami, hindi pa ba kayo pagod makinig? Nung nasa New York kami, I promise, we received a lot of invitations, supporters na tabi doon. Pero natakot kami na to say yes to some and say no to the others kasi kulang ng oras. So we decided not to honor any invitation. So nag-regrets na lang kami sa lahat. Sabi ko sa mga bata, basta yung 2 weeks ko dito, hindi pala, less than 2 weeks, 12 days kami. Yung 12 days ko dito, kaya yung boss ko. For the first time, ako yung susunod kung anong gusto nyo. Ang mahirap lang, pinalakad ako ng pinalakad. Talagang doon ko naramdaman yung edad ko. Pero ba, yung pa-uwi na kami, kailangan namin ng test. Kailangan namin ng test. So naghanap kami na magta-test sa amin. And we were referred to a Filipino doctor. Hindi namin ito kilala. So pumunta kami sa clinic ng Filipino doctor. Pagpunta namin, lahat na staff, Pilipino, pagdating namin, lahat sila nakapaint. Tapos, pinakita nila sa akin yung videos nila na may mga dance number sila, may mga cheers na parang as far as New York, na ang layo na sa, alam kong Pilipino sila, pero yung energy dito, ganun din yung pinakita nila sa amin. Tapos, meron kaming friend na dinala kami sa yung mga nakapunta lang doon, alam niyo yung Woodbury outlet, diba? So, dinala kami doon. Nag-iikot-ikot lang kami. Marami kaming Pilipino nakakasalubong magpapapicture. Kumain kami sa food court. Merong babae na may kasamang Amerikano. Siguro ang asawa niya foreigner. Siguro ang asawa niya American kasi yung kasama niyang anak American. Naka-Leni Kiko t-shirt. So, nilapitan ko siya. So nung nilapitan ko siya, talagang nagpa-panic siya na hindi siya makapaniwala na ako yun. Sabi ko, parang alam mo, magkikita tayo dito kasi naka-Leni Kiko t-shirt ka. Tapos sinikwento niya na taga-Connecticut siya and wala siyang pakilala doon sa Pilipino, pero siya yung nag-head ng Leni Kiko volunteer team. Diba? Kasi sabihin, I have been through a national elections, but this never happened before. So, talagang grabe yung blessing sa atin ng may kapal na kailangan natin ipagpatuloy kung ano yung binigay sa atin. Siguro hindi natin nakuha yung inaasam natin ngayon. Pero wala namang no, di ba? Laging hintay lang. Pwede in another form, pero siguradong para sa bayan niyo. So, maraming salamat sa inyo. This is an open invitation for all of you to join us sa Angat Buhay. Marami tayong limitations kasi syempre wala ng government office na behind us. Pero ang paniniwala ko, yung limitations lagi siyang blessings. Kasi mas mahirap, mas ginagawa tayong creative.
So I hope everyone will still be with us in this fight. Ang bansa naman natin always worth fighting for. I hope hindi lang sa hindi kayo nagsawa, pero sana yung frustrations did not get the better of you. Sana yung excitement ko, ganun din yung excitement na nararamdaman niyo. So sa inyo lahat, maraming salamat sa pagmamahal at sa support. I hope to see you again. Thank you so much, VP Leni Cubredo. Palpakan po ulit natin si Ma'am. Alright. Okay. So, for our